إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم لهذا المقولي فسلامة at pagpabalik niyo ay para lamang kay Allah. Ang tunay at nag-iisang Diyos. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos at dapat sambahin maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay kanyang propeta at may sugod. Tayo ng mga alipin ni Allah, mga minamahal mong kapatid sa Islam, matakot tayo kay Allah ng tunay at tamang pagkatakot. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ikatutos, at mag-iwasan ay yung mga inyong babawal. At huwag natin hayaan na tayo ang punta ng kamatayan ng hindi mga Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sa bawat buting na bumubusog sa ating mga kumakalan na sigmura. Alhamdulillah sa bawat matang ng tubig na pumapatid sa ating pagkauhaw. Alhamdulillah sa lahat ng biyaya na ating tinatamasa sa ating buhay araw-araw. Alhamdulillah sa gabay ng ating dakilang tagapaglikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala kaya na ito ng Muslim. Ito mga kapatid sa Islam ang pinakamahalagang biyaya na ating natanggap mula sa kanya. Alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan na si Allah ay nagbibigay sa ating ang napakaraming biyaya. Araw man o gabi, patuloy ang biyaya sa atin ang ating Panginoon. At kung itatala natin at susubukan natin bilangin ang kanyang mga biyaya ay tunay na hindi natin ito mabibilang. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. At kung bibilangin mo ang mga biyaya ni Allah, hindi mo mabibilang ang mga ito. Tulad na si Allah ay lagi mapagpatawad ang pinakamahawain. Subhanallah, si Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay ng kalangitan, ng mga kalupaan at kardaman, at maaway ng tutustos sa ating mga pangailangan. Hindi ba nararapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Kanya? Ito ay obligasyon natin din ng kanyang mga alibin. Si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay huwara ng bawat Muslim. Tulad ng bawat mga nagpalataya tayo pagdating sa pagpasalamat ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isa sa mga paraan ng pagpapasalamat ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam ay ang pagpapahaba ng kanyang pagkarasa. Naiulat ni Al-Mughayra, Ibn Shu'bah, kawalan ng Rasul ni Allah, na ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay tumayo sa pagdarasal. Hanggang sa ang kanyang mga paa ay mamanhid at mamagat. Siya ay pinalang ang kanyang mga sahaba, radiyallahu anhu. O Propeta ni Allah, bakit ka nag-aalay ng labis sa pagdarasal? Ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nagsabi, hindi ba nararapat na ako na isang alipin ay maging mapagpasalamat ni Allah? Subhanallah, mga mamaya, mahal mo kapatid sa Islam. Marami ang pakinabang sa pagiging mapagpasalamat ni Allah. Sa ating sarili, sa ating pag-uugali, dito sa dunya at lalapitin sa akhirat. Una na dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga mapagpasalamat kay Allah ay magtutulog ng mas mabuti pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang ashukur ay isa sa pinamamahal na katangian ng ating dakilang tagapaglikha. At ang pagiging mapagpasalamat ay ang pinakamahusay na paraan upang mapalagat sa kanya. Sa pamamagitan ng syukur ay hinihiling natin ang kanyang awap at pagmamahal sa atin. Ang pasasalamat ay susi sa tatumpay ng ating hinahangad at ito ay kasiyahan ni Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, wamay yurid dawab at dunya nuktihi minha wamay yurid dawab
وسنجزي الشاكرين. At sino man ang nagnanais ng gantimpala sa mundong ito, ibibigay namin sa kanya. At sino man ang nagnanais ng gantimpala sa pabilang buhay, ibibigay namin sa kanya. At aming gagantimpala ang nagpapasalamat. Ikalawa, ang magpasalamat kay Allah ay nagtutulot din ang kaunlaran sa buhay. Ang pasasalamat o syukur ay isang katangian na hantong sa tagumpay, kapwa sa buhay na ito at sa akhirat na pakailanman ay hindi magbabagas. Nangako si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ng awa at pagdaragdag ng kanyang biyaya sa atin kung tayo ay magpapasalamat. Siya ay nagsabi, wa id ta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lashadid. At alalahanin na inyong Panginoon ay nagpahayag, kung kayo ay nagpapasalamat, ako ay tiyak na magdaragdag sa inyo ng biyaya. Ngunit kung kayo ay hindi magpapasalamat, tiyak na ang aming parusa ay masidig. Mula sa talatang ito, mga kapatid, ay mapagtitibay natin na kung tayo ay nagpapasalamat kay Allah sa kanyang mga pagpapalag, siya ay magbibigay sa atin ng masaganang kapalit. At maglalayo ito sa, mula sa kaparusahan. Ngunit kung tayo ay walang utang na loob sa kanya, tiyak na ang kanyang parusa ay masidig. Ikatlo, mga kapatid, sa panagmalayang Islam, ang magpasalamat kay Allah magdudulot din ang pag-iipon kayo sa buhay. At hindi materyoso. Maliit man o malaki ang kanyang naranggap na biyaya, ay kayo itong pinagpapasalamat kay Allah. At kung hindi man nangyari ang kanyang mga ninanais o pinapanalangin, kanya pa rin itong pinagpapasalamat. Siya pa rin ay nagtitiwala sa kanyang Panginoon at nagsasabi, Hasbunullah wa ni'mal wakil. Si Allah ay sapat na sa amin at siya ay ganap na mapagkakatiwala. Ikaapat, ito rin ay magtutulog sa atin upang tayo ay maging mapagpakumbaba. Opo, mga kapatid sa Islam, ang mga mapagpasalamat kay Allah ay mapagpakumbaba, hindi mapagmakaas. Dahil malalaman niya na kanyang panlin, ang kanyang pandinig, talino at gali ay biyaya mula kay Allah. Siya ay mapagpakumbaba, nagpapasalamat sa kanyang Panginoon at nagsasabi, Alhamdulillah. Si Allah ay sabi sa bilang ng Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. At inilabas yan ni Allah mula sa sinapupunan ng inyong mga ina habang wala kayong malalaman, at binigyan kayong pandinig, panlinaw at talino upang sa gayon kayo ay magpasalamat. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in was-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nagsabi, ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min inna asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu sabaru adar wa in asabathu darra'u sabara فَقَالَنَا خَيْرًا لَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Kamangha-mangha ang buhay ng mamana ng palataya. Sapagkat para sa kanya ang lahat ng bagay na nangyayari ay mabuti. At iyon ay walang iba kundi ang mamana ng palataya. Kapag sila ay nakatanggap ng kasaganaan, sila ay nagpapasalamat kay Allah. At kung sumapit sa kanila ang kahirapan, sila ay nagtitiis dahil iyon ay mabuti sa kanila. Mga kapatid sa Islam, ang ating puso ay saksi sa biyaya ni Allah. Kung kaya nararapat itong maramdaman, kilalanin at pahalagahan ang ating puso. At mahalin ang ating Panginoon. Matapos ito ay dapat sumunod ang ating bilang. Magpuri at magpasalamat kay Allah. At ang magpapasalamat na ito ay dapat makumpirma ng ating mga gawa. Payo ko una sa ating sarili at sa ating mga kapatid. Pasalamatan natin si Allah mula sa ating puso. Kasunod dito ang
ang ating mga salita at kilos ng ating katawan. Ang pagpapabuti ng ating gawain pagsamba at pagsunod sa mga ikinag-uutos ng ating dakilang tagapaglingha. Dito po natin mga kapatid, may papakita ang ating taus-pusong pasasalamat sa Kanya. Hindi lamang po sa salita, maging sa ating mga gawa. Ibadah Allah, inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعطِ رقابنا من النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لباب الوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا ولا ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أجرنا من عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. إِنَّ السَّلَامَ